Isang magandang umaga, Bayang Tagig. Nandito po kong muli si Pastor Ador Corpuz para sa isa na namang segment ng Source of Strength. Nais ko pong ibahagi ang isang mensahe na pinamagatan kong ang masamang epekto ng pagkainggit. At hahanguin ko po ang aral mula po sa 1 Samuel Kabanatang 18. Doon po sa verse 6 hanggang verse 9, ganito ang mababasa natin. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang badaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng 1,000, si David na may 10,000. Hindi na gusto ni Saul ang sinasabi ng awit. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David, at ako na may 1,000 lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. At mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Simula po nung marinig ni Saul, yung papuring natatanggap ni David, dahil dun sa mga tagumpay na kanyang napagwawagian sa mga laban, alam niyo po, naging masama na ang tingin ni Saul dahil po ito sa pagkainggit. Yun po ang unang epekto at masamang epekto ng pagkainggit. Ikalawa, sa verse 12, 14, and 28, dahil sa patnubay ng Panginoon kay David, natakot si Saul. Alam mo ang resulta, itinuring niya itong kaaway. Yan pa po ang isang resulta ng pagkainggit. Babasahin ko po ha, verse 12. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David nang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya pagkainggit. Nawala yung patnubay sa kanya, napunta kay David. Verse 14, at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Dahil dito, lalong natakot sa kanya si Saul. Napakahalaga ng patnubay ng Panginoon. Yung patnubay ng Panginoon, assurance po yun ng pagtatagumpay. If God is with us, who can be against us? If God is going to guide us, there is an assurance of victory in everything that we do. Tingnan niyo po ang naging resulta, lalong natakot sa kanya si Saul. At dun po sa verse 28, lalong naniwala si Saul na si David ay pinapatnubayan ni Yahweh at nakita niya kung gaano ito kamahal ng anak niyang si Mikal. Lalong natakot si Saul kay David. Mula noon, itinuring na niya itong kaaway. Isipin niyo po, una, nagiging masama ang tingin mo dun sa taong kinainggitan. Ikalawa, itinuturing ng isang taong naiinggit na kaaway yung kanyang kinainggitan. Ikatlo, dahil sa inggit, nais patayin ni Saul si David. Verse 11, dalawang beses na sinibat ni Saul si David sapagkat gusto niya itong patayin, ngunit parehong nailagan iyon ni David. At sa verse 17, minsan sinabi ni Saul kay David, ipapakasal ko sa iyong anak kong si Merab kung maglilingkod ka sa akin ng tapat at buong giting mong ipagtatanggol ang bayan ng Diyos. Ngunit ang talagang nais niya ay mapatay ng mga Pilesto si David upang mawala na ito sa kanyang landas. Yan po ang ikatlo. Dahil sa inggit, gusto mong mautas yung iyong kinainggitan. Gustong patayin ni Saul upang mawala na si David. Gustong patayin ni Saul si David para mawala na si David sa kanyang landas. At kung hindi niya magawa, gagawa siya ng paraan na siya pa rin ay mapatay. Isipin niyo po yun, napakasama ng epekto ng pagkainggit. Nagiging masama ang tingin ng isang taong naiinggit dun sa kanyang kinainggita. Ikalawa, dahil sa inggit na ituturing nating kaaway yung ating kinainggitan. At ikatlo, dahil sa pagkainggit, gusto na nating mamatay yung ating kinaiinggitan. Ang pagkainggit ay isang ugali na hindi natutuwa sa tagumpay ng iba. Bakit? Nakasentro kasi ito sa sarili.
kahit walang dapat na maging bida, kundi siya. Pumasok na sa ulo ni Saul ang pagiging hari, kaya't ang lahat ng posibleng umagaw sa kanyang trono ay dapat mawala o mamatay. At kapag binasa natin yung buong kwento, hindi pinahintulutan ng Diyos na mamatay si David sa kamay ni Saul. Iwasan po natin ang maingit sa ating kapwa. Alam ni Lord kung kailan ang tamang sandali upang tayo ay kanyang pagpalain. At kapag siya ang nagpala, walang makakapikil nito. Dalangin ko sa Panginoon na hindi niya tayo kakitaan ng anumang pagkaingit sa ating mga puso. Pagkaingit sa mga taong pinagpapala at pinagtatagumpay. Let us always remember, God's time is always perfect time. He knows when is the right time to bless us. Pagpalain po tayo ng Panginoong may kapat.